Good morning, church! Morning! And happy Blessed Sunday. For those who are watching us or worshiping with us online, we encourage you to share our link or tag your family and friends in the comments section. You may also comment down your prayer request or praise item and we will pray for you. Last Sunday, we learned from Elder Lloyd that we actually have dual citizenship. We obtain dual citizenship the moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. And we became a citizen in heaven. Our ultimate destination isn't in this world, but in heaven, and thus, we must all perform our duties and responsibilities as godly Christians. Today, let us reflect on these verses from 1 Chronicles chapter 29, 10 to 13, from the New American Standard Bible. Before we begin, so David blessed the Lord in the sight of all the assembly. And David said, "Blessed are you, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Indeed, everything that is in the heavens and on earth, yours is the dominion. Lord, and you exalt yourself as head over all. Both riches and honor come from you, and you rule over all, and in your hand is power and might, and it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. Now, therefore, our God, we thank you and praise your glorious name." Let us all stand now and worship our Lord and Savior. Salamat, salamat, O Jesus, sa
Jesus, with all our heart, with all our strength, Lord. Hallelujah. Thank you.
Hallelujah. You are my light, my strength, our hope, Father God. Let's continue in the spirit of worship. Offering praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For you deserve the glory, the worship, the honor, and adoration. Hallelujah. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.
Pwede na po tayong magsiupo. What a joy indeed to praise our Lord with the truth of who we are in Christ Jesus. Let us pray together. Such wonderful, great, blessed assurance that we have, O Lord. Because through the power of Christ, our eternal destiny has been secured. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong sakripisyo, Lord Jesus, sa cross, upang kami ay tubusin, buhayin ng Espiritu, pagkarooban ng buhay na walang pagkarooban ng kalaman patukol sa iyong kaharian, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang bumuhay sa amin. Mula sa kadiliman, dinala mo kami sa liwanag. Mula sa kamatayan, binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Pasasalamat, Panginoon, ang meron sa puso namin, kaya kami narito, upang umawit ng papuri sa iyo. We are grateful, O Lord, that once again you have gathered us so that in these moments, even in this very moment of prayer, O Lord, you bless us greatly. You bless our hearts with such peace, joy, and that assurance how much you love us. The power of hell can separate us from you because of the mighty work of Christ on the cross. Thank you. Thank you that though we continue to sin against you, O Lord, your grace abounds, your love abounds, your salvation is complete. We come, O Lord, to worship you. We come, O Lord, bringing to your ears, O Lord, all our concerns, all our problems, all our doubts, O Lord. We come, O Lord, with such recognition of our sins, weaknesses, fallenness, O Lord. But we know that we have a great God who deserves all our worship, all our praise. We know, O Lord, that all our appeals before you, O Lord, you listen, you hear, O Lord, and you act accordingly to your great wisdom. Thank you, Lord, once more that you have blessed us with such a church, brothers and sisters, common in our faith in you, so that we can encourage one another. By our mere presence in this hall this morning, O Lord, you give us strength. Thank you, Lord, sa kapatiran na pinagkalo mo sa amin, Lord, wherein we all come from different backgrounds, different sub-communities, and yet, oh Lord, we are united, bound by the same love of Christ, and we are here, oh Lord, to serve together, to worship together, to honor your name, Lord Jesus, together. Thank you for such a blessing. And even this morning, Lord, we pray that you speak to us once more. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang aming puso, ang aming buhay, mula sa iyong salita, as you use Elder Roel, O Lord, to preach to us once more and remind us of our great hope, our great hope, the one that we all long for, the coming again of our Lord Jesus Christ. We long for that, O Lord. We long for that. And as we await, O Lord, that
glorious day. Lord, tulungan mo kami. Guards mo kami. Teach us, O Lord, how to live our days, O Lord. All for the glory of your name, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. We praise you. We honor you. We pray in Jesus' name. Amen. Now, let us reflect on James chapter 2, verse 15 to 16. It says, suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, goodbye and have a good day, stay warm and eat well. But then you don't give that person any food or clothing. What good does that do? These verses challenge us believers to put our faith into action by meeting the practical needs of others. These demonstrate that words alone are not enough. Our faith must be accompanied by acts of kindness and generosity. Church, I hope we are inspired to be attentive to the needs of others and to actively seek opportunities to provide help and support. Let us pray. Lord, we are so thankful for making us a channel of blessing to others. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap. And Lord, we are so thankful, Lord, for the opportunities that we could provide help sa ibang tao na nangangailangan through the ministries of the church. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami makakapagbigay para sa iyong gawain. E bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga offering na ito at ito'y magamit para sa ikauunlad, ikalalawak pa ng iyong gawain. Salamat, Ama, purihin ka. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To our online worshipers, you may deposit your tithes and offerings via our Metrobank account through bank transfer, GCash, Maya, or any other online banking app. If you need a copy of our bank details for transfer, kindly call the admin office at the numbers posted on your screen. For our worshiper here with us, you may either drop your tithes and offering into the offering bags that are being passed around by our deaconesses and put them into the drop box located at the back near the main door. Let us now prepare our hearts to listen to God's word through his servant, Elder Ruel Hernandez. Magandang umaga po. Dito po sa baba, doon po sa nasa taas, saka doon po sa sunod na itaas. Good morning. Ngayon po ay buwan ng mga wika, so pinag-uusapan nila kanina kung paano tatagalogin yung mga English. Ano daw po ba ang Tagalog doon sa worship service? Hindi ko rin po alam. Alright, so tayo po ay nasa sa Matthew chapter 22 pa rin. And for this morning, I will build up my sermon from John chapter 11. This is not a part of my text, but just to build up the thoughts na gusto ko sabihin, I will be starting from John chapter 11. So this is a story about sa tatlong magkakapatid, si Mary, si Martha, tsaka si Lazarus. Si Lazarus ay nakasakit, and ipinatawag ng magkapatid ni Martha tsaka ni Mary ang Panginoong Hesukristo para humingi ng tulong, pagalingin si Lazarus. But the Lord intended na hindi agad pumunta. He tarried for several days
And inabot na ng pagkamatay si Lazaro. Sabi po doon sa John chapter 11 verse 1, now a certain man was ill or sick, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Then nung dumating ang Panginoon sa Kristo, sinalubong siya ni Martha. Ang sabi ni Martha, ang hirap pala pagkadalawang pinagsasabay. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Kung dumating ka lang na mas maaga, sana hindi namatay ang aking kapatid. But even now I know, sabi niya, that whatever you ask from God, God will give you. Pero alam mo ko, sabi ni Martha, kahit anong hingin mo sa Diyos Ama, ibibigay niya sa'yo. Jesus said to her, your brother will rise again. Sabi ni Martha, Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection of the dead, in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Sabi ng Panginoon Jesus kay Martha, don't worry, your brother Lazarus will rise again. Sa isip ni Martha, yeah, I know. He will rise again, but not today. In the resurrection, on the last day. Then, when he had said these things, he cried out with a loud voice and said, Lazarus, come out. The man who had died came out. And Jesus said to them, unbind him and let him go. Sa Bible po, mapakaraming makikita yun. This is a record of resurrection in the Bible. In the Old Testament and in the New Testament. So maraming pagkakataon, may mga namatay na muling nabuhay. But that is not the resurrection from the dead. Kasi muli po silang namatay. I do believe that Lazarus died again. And all of those in the list, muli silang namatay. Ano po ba yung resurrection from the dead? It's becoming physically alive again and not to die anymore. The body of the dead and their spirit will reunite again. When? On the last day, at Jesus' coming, on His second coming. Who? All the dead. Both Christians and unbelievers. Muli pong magbubuhay lahat ng mga patay. That is the resurrection from the dead. Si Hitler, si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, all of the dead, si Moises, unasan man po sila, muli po silang magbubuhay. Sa pagbabalik muli ng Panginoon sa Kristo. That is the resurrection of the dead. Asay po doon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, for the Lord Himself will descend from heaven with the cry of with the cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, all the dead in Christ will rise first. Maunang mabuhay ang mga mananampalataya. Pero sabi doon sa John 5, 28 and 29, do not marvel, huwag kayong magtaka, at, excuse me, at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out, those who have done good to the resurrection of life and those who have done evil to the resurrection of judgment. All, lahat po ng namatay, mapapakinig ang kanyang boses when Jesus comes and they will come out sa kanilang mga tomb. Maaaring may question, papano yung nakremate? Papano yung nakain ng shark? Papano yung mga nasunog? Sagutin po natin maya-maya. Even in the Old Testament, asahin po doon, sa Daniel chapter 12, verse 2, that's why Martha knows.
Kasi ang existing pong reference nila during the New Testament time, kasi hindi po naman po nasusulat ang New Testament books. Nung salubungin ni Martha, si Jesus Christ, I know, Lord, He will resurrect. Kasi even in the Old Testament, resurrection from the dead is very clear. And they read Old Testament that time. Ang sabi po ng Daniel chapter 12 verse 2, and many of those who sleep, ang sleep po ay namatay, in the dust of the earth shall awake. Some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Yung po tinatawag na resurrection from the dead. We will meet them. Apostle Paul was tried and faced in the council because of this truth. Alam niyo po ba, pag-aaralan niyo po ang issue kung bakit po si Paul ay nakulong sa korte, naharap sa council, naharap po kay Felix. It's because of his belief in the resurrection. Nowadays, hindi siya malaking issue. Parang hindi masyadong pinag-uusapan. But during this time, this is very controversial. When you stand in this faith, iba ka. Ang sabi doon, now when Paul perceived that one part was Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. It is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial. That's the bottom line kung bakit po si Paul ay tinried at namatay. Because of his belief in the resurrection. He was preaching the resurrection that on the last day, all the dead will rise again. And the Greeks cannot accept that. Ang sabi niya, sa harapan ni Governor Felix, sabi niya, it is with respect to the resurrection of the dead that I am on trial before you this day. Ngayon, hindi natin pinag-uusapan masyado. But very important thing. The power of hope or resilience. Wala pa po ako sa aking text. Make sure lang po ito. Meron pong experiment na ginawa noong 1950s si Kurt Richter, a professor at Johns Hopkins. This is a drowning rat experiment. Marahil nabasa niyo na to, a drowning rats experiment. So tinignan niya kung gano'ng tatagal ang buhay ng mga daga pagka nilagay niya sa bucket. And so naglagay siya ng mga rats. This is just a paraphrase. Naglagay siya ng mga rats. And for 2 minutes, lumangoy yung mga daga, and then sumuko na sila, and then they died. And then inulit niya ulit yung experiment, pero this time, bago mamatay yung mga daga, kinukuha muna nila, inaalis. And then, saka uli, ibinabalik. Pagka papatay na uli yung daga, kinukuha uli nila, then saka ibinabalik. What they observe is that those rats na bago mamatay, ay kinukuha muna nila, lasted for 36 hours. 2 minutes versus 36 hours. Ano po ang ating learning? Because those rats learned, there is hope. May tutulong sa akin. Psychologically, they know, I will not die here. Somebody will grab me and help me. There is hope. And they're waiting for that hope and that comes. Psychological, if you are hoping for something, if there is hope in our hearts, we become more resilient. Pinag-uusapan lang po namin ni Ate Lina kanina, aming common friend, na kinuha ang kanyang sariling buhay just a week ago. And it's a sad story. Probably he just lost his hope. And siya po'y nagbigte. And wala na po siya ngayon. Nakakasama namin siya magbike. Pero seems a very strong guy, a very strong person. But probably just lost his hope. The title of our lesson for today is Resurrection Hope. Pag-asa sa muling pagkabuhay. Hindi po ito pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Pagkabuhay po muli natin. Ito po ang ating text. Matagal bago dumating sa text eh. Ang haba ng introduction. The same day, the Sadducees came to him who said that there is no resurrection.
And they ask him a question saying, "Teacher, Moses said, if a man dies having no children, his brother must marry the widow and raise up children for his brother. Now there were 7 brothers among us. The first married and died." Nota yung lalaki. "And having no children, left his wife to his brother. So too, the second, the third, and the seventh. After them all, the woman died." Ang tanong nila, "In the resurrection, therefore, of the 7, whose wife will she be? For they all had her as his wife." Alam niyo po, ang tanong na ito, it's a ridicule. This is to ridicule Jesus. Sinasabi nila, "Your teaching of resurrection is hindi ka panipaniwala. It's ridiculous." Binigyan niya sila ng isang, probably this is not a true story. This is a hypothetical case probably na dinala nila. Meron wikang 7 magkakapatid na lalaki. Kasi sa hindi po sila niniwala, the Sadducees, isang grupo po ito ng mga religyosong tao ng panahon nila, hindi po sila naniniwala sa afterlife, sa death. The life after death, they don't believe in spirits, in angels, and they don't believe in the resurrection of the dead. They only accept the first 5 books of the Bible in the Old Testament. And meron po tinatawag na levirate marriage, levir or a brother-in-law. It is the obligation of a surviving brother to marry the widow of his brother if he died without having children. It is written in the book of Deuteronomy. The question, kung totoo Jesus yung resurrection, it's morbid. Kasi may adultery na agad in the afterlife. Pagkabuhay na mag-uli. Kasi lahat sila naging asawa eh. Di ba nagiging valid lang naman yung separation yun rin pagka namatay yung asawa? Valid lang yung sila naghiwalay. Pero kung mabubuhay muli yung 7 magkakapatid, sino ang magiging asawa ng babae? Kaya hindi totoo yung resurrection. That's ridiculous. So tinitingnan nila kung paano sasagot ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ni Jesus Christ, "But Jesus answered them, 'You are wrong, because you know not the scriptures nor the power of God.'" Diyan kayo mali. Kasi napaka-religious ninyo, pero hindi nyo alam ang Biblia. You don't know the scripture very well, nor the power of God. Because, sabi ni Kristo, "For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in the heaven." Sa pagkabuhay na mag-uli daw, hindi na muli silang pinag-aasawa. They are not given in marriage, but are like angels in the heaven. Heartbreaking ba sa mga nagmamahal ng mag-asawa? Pag-usapan po natin maya-maya. May parallel verse po yan sa Luke chapter 20. Ang sabi mo sa Luke chapter 20, parallel verse po ito. Parehong kwento pero on the different book. Sabi doon, "And Jesus said to them, 'The sons or the people of this age, this present world, marry and are given in marriage, but those who are considered worthy to attain that world to come, the new heaven and the new earth, and to the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage, for they cannot die anymore." Hindi mo sabi, they will not die. We cannot die. We will not die anymore. "Because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. They cannot die anymore. There's no need for procreation." It seems to be that one of the purpose talaga na marriage, una naman talaga sabi, magpakahayo kayo at magparami, sabi kay Eda. So, gumawa po ako ng isang, ano po ba yung world to come? Dito sinasabi niya, and this present world and world to come. Gusto ko lang pong, I made this graph for you to comprehend and malaman kung nasa saan ako sa aking sinasabi, yung context po na sinasabi ko. Meron mong tinatawag na intermediate state. If you're not familiar sa teaching na to, we are living in this earth. This is the present world, sinabi kanina.
And then death will come. We will die. And we will go into an intermediate temporary state. Gusto ko pong sabihin po sa inyo, and ayaw ko pong saktan ang inyong damdamin, heaven is not our final destination. We will not live in heaven forever. Wherever heaven is, kung nasa saan man po siya, pagka tumingalamin niya, nakakita na lang bukas ang langit, probably heaven is just another dimension, a multiverse. We don't know. It's a place without latitude and longitude. Hindi mo siya pwedeng hanapin, hindi mo siya pwedeng i-research. Pero the truth is, in the resurrection, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, muling mabubuhay ang mga tao, and we will live in a new heaven, in a new earth. This is the world to come. Yung sinasabi kanina. Ang sabi ng Bible, in the world to come, and those... And Jesus said to them, the sons or the people of this present age, kanina, marry and being married, but those who are worthy to ordain the world to come and the resurrection, in this life, there will be no marriage. Sabi po, sabi niyo baka, sabi niyo niloloko ko kayo. Lalo na sa mga bata, kasi pagka tinanong tayo, nasan po si Lola? Nasa heaven. Totoo naman po. Lahat po nang namatay, their spirit is in heaven. But one day when Jesus comes, on the last day, their spirits will reunite on their bodies and we will live here on this earth. This is not strange. This is in the Bible. Then I saw a new heaven and new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. And I saw a holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away, the former things in this life. Behold, I'm making all things new. We will come back here in New Batangas City without sin, purified, sanctified. Pwede po natin siyang pag-aralan sa long topic. Ang sabi po doon, for in the resurrection, they neither marry nor are given marriage. This concerns the happily married believers who do not want to end their union simply on death. Nilagyan ko po ng highlight yung happily married. Kasi baka sa iba, it would be a happy moment because they are not happily married. Kami pala naman mag-asawa, hindi na mag-asawa pagdating sa kabilang buhay. How about their children? Now, God has not, kahit ako po, I studied it night and day. Pero I can't see a clear answer. God has not revealed anything more about this. Though scripture indicates that the eternal glories awaiting for the redeemed will be more splendid than anyone can ask or think. May sinulat po ako dito. Sabi po sa mga verses na ito. Sige niyo po. Kasi we really don't know eh. We really don't know. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But as it is written, what no eye has seen, walang nakakita. No ear heard. Nor the heart of man imagined. We cannot imagine, we cannot thought about it. What God has prepared for those who love Him. What's behind the grave? We really don't know. No eye had seen, nor ear heard. We cannot imagine also. Pero one thing is sure. Sabi doon, now to him who is able to do far more exceedingly than all that we can ask or think or imagine,
according to the power of that work within us. He can do more than. Why is it not possible that it assumes that the need for love, fellowship, and whatever necessary for joy and blessings will be provided in the age to come? A world without a lifelong marriage commitment to one person, but people will know their loved ones and still experience the joy and love of close relationship more than less. Hindi po natin alam. Probably, it's a different level of relationship, but we don't know. Nung mamatay si Lazarus, nung mamatay yung mayaman, alam nung mayaman yung kanyang mga kapatid na buhay pa, di ba? They know. Nung sa huli kong preaching, kilala ng mga apostol si Elias at saka si Moises. They know the person. Eh, paparo kung wala lang naman eh yung relationship bilang mag-asawa. I can't say. Pagtirinan niyo ko, I don't know. I really don't know. But with the Bible, sabi doon eh, no tears, no eyes, no mourning, no more sadness. Probably it's a better relationship. Paano kung nararamdaman ko sa bawat isa ay mga kapatid ko, as in nararamdaman ko sa aking kapatid sa laman ngayon. What about that? No? So, we cannot say. And as for the resurrection of the dead, have you not read? Nadali na naman itong mga Saduceo, no? Habi niya, you don't know the scripture. Habi niya, tinatanong niya ko, you don't know the scripture. Sabi niya, have you not read? Sabi niya, and as for the resurrection of the dead, have you not read what said to you by God? I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. Ang sabi po ni Christ, sabi po ni, kinote po ni Jesus Christ, yung sinabi po ng Panginoon kay Moses, nung magpakita ang Panginoon doon sa burning bush, ang sabi ng Panginoon ay, I am the God of Abraham. Matagal na po namatay si Abraham, matagal na po namatay po sa Isaac, matagal na po namatay si Jacob. Pero ang sabi niya, I am. At the present, presently, I am their God. As if he's saying, they are living now, they're existing. Kasi hindi niyo pwedeng sabihin na ano eh, Marcos is the president of the Philippines. He was the president of the Philippines, di po ba? Was, tapos na, wala na siya. Pero yung sabihin ng Panginoon na, I am the God, hindi niya sinabing, I was the God. I am the God, though they died many, many, many years ago, at the present, at this moment, I am their God, because they live in heaven, their spirit in heaven, and they are waiting to be reunited with their body someday. Lalampasan ko na po siya. The resurrection body. Ang mga taga-Korinto, dahil po sila ay masyadong naturuan ng mga Griego na hindi naniniwala dito, so may mga maling aral na lumalabas. Sasabi po doon, but someone will ask, how are the dead raised? Eh, siguro kayo din. Paano mabuhay na muli ang mga patay? With what kind of body do they come? Anong tsurang katawan magkakameron tayo? You foolish person, what you saw does not come to life unless it dies. And what you saw is not the body. Tingnan, in closing parenthesis, niliwanag ko lang po, body of the plant. That is to be, but a bare kernel, pwedeng mais, wheat, or some grain. So, ginamit ng Panginoon sa Kristo ang analogy of sowing. Ganun daw ang maling pagkabuhay. Hindi wika nabubuhay ang butil ng mais hanggat hindi mo na mabubulok. Mamamatay. Germination ang tawag ko doon. Germination process. Di ba? Mabubulok muna siya. At yung wika na itanini mo, hindi wika yun natutubo. Ibang body na natutubo. Hindi na yung seed, nalalaking seed. Kundi in a body, in a different form. Sabi niya, and what you saw is not the body. Hindi mo itinatanim to. Ang itinatanim mo ay ito. And what grows is not this one, but the other. Ganon din daw ang pagkabuhay na maguli. Itatanim ang ating katawang lupa sa lupa, mabubulok, and we will be resurrected in a different form. Pero mais pa rin, asan ang ati, Mia? Mais pa rin. Sabi doon, so it is with the resurrection of the dead. Ganon din daw wika sa resurrection of the dead. What is sown is perishable. Yung nalilibing, perishable. Ang perishable, nabubulok. Do not delay, perishable. Pag nakikita kayo, di ba? Nabubulok ng mga laman ng isang biyahe. What is raised is imperishable.
Ililibing tayo, mamatay tayo, may katawang nabubulok, ang muling mabubuhay, hindi na po mabubulok. What is on is in dishonor. What it is raised in glory. Dishonor, degraded, debased. Not to hurt you, tingnan po natin ang karamihan mga namamatay. Nabaling kukuna ang kamay, nadisipurmado na sa cancer. Wala nang ka-honor-honor tingnan, di mo ba? Karamihan na namamatay. They died in bed. Dating malakas ang katawan, namayat, nagkasakit. They died in dishonor, but they will raise in glory. They are sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is a spiritual body. This is our natural body. But one day, we will be transformed a spiritual body. Hindi po yung spiritual na ghost na espiritu, no. It's not a ghost-like. It's a literal body also. Paano po? How about those who were cremated? Those who were eaten by shark? Those bodies were destroyed, annihilated. It's not a problem with God. Si Adam ay ginawa sa alikabok. Hindi kinakailangan ng Panginoon the whole part na kanyang makita sa dagat ng mga namatay. A single molecule, he can transform again into a new person. The resurrection body. 2 Corinthians chapter 15. I tell you this, brothers, flesh and blood, this natural body, flesh and blood cannot inherit the kingdom. Hindi tayo po pwedeng pumasok sa kingdom of God with this body. It is sinful. It is carnal. Sabi niya, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep. Hindi tayo lahat mamamatay. Pagdating ng Panginoon Jesucristo, may dadat niya siyang buhay. Hindi lahat mamamatay. Ang sinabi ko mong bubuhayin muli ay yung mga namatay. Pagdating po ng Panginoon Jesucristo at tayo'y buhay, siyempre hindi tayo bubuhayin uli. Pero sabi niya, we will not all die, but we shall all be changed. Hindi tayo mamamatay lahat, pero lahat tayo mababago. Yung mga patay muling mabubuhay, tayo mga buhay matatransform. We shall be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, in a moment, in a twinkling of an eye. For the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable and we shall be changed. But our citizenship is in heaven and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, lower class body, to be like His glorious body. So meron tayong idea ngayon kung magiging ano tayo. We will be like the Lord Jesus Christ will He rose again from the dead. Itatransform daw tayo katulad ng katawan ni Kristo na siya mabuhay na maguli. Ano po ba? Kumuha tayo ng hint. Doon sa Luke chapter 24, sabi doon, that very day, nung mabuhay na maguli ang Panginoon sa Kristo, naglalakad siya, may sinabayan siyang dalawang lalaki papunta sa Emmaus. Ayun po alam natin kwento, the road to Emmaus. And then nakisabay siya sa dalawa, nakipagkwintuhan siya, pero hindi siya nakilala ng dalawa. But their eyes were kept from recognizing Him. Ito po in a resurrected body na ang Panginoon Jesucristo. In a resurrected body. Hindi siya nakilala. Hindi, inapot na po sila ng hapon. So niyaya ng dalawa na mag-stay ka na muna sa amin sa bahay. Kakain muna tayo. Sabi ng dalawa. When He was at the table with them, He took the bread and blessed and broke it. That moment, nung i-broke ng Panginoon Jesucristo ang bread. And their eyes were opened. And they recognize Him, nakilala niya, this is Christ. And He vanished from their sight. Wow, supernatural. And He vanished from their sight. Ganun ba yung ating body? Pwede tayo mawala, hindi na tayo magtatago. Is that literal? John chapter 20. Ito yung mabuhay ulit ang Panginoon Jesucristo. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked.
Ito po ay may contentions dito, pero I want to tell you the common interpretation. The doors being locked where the disciples were for fear of the Jews. Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. It was highlighted there, the doors are being locked. Nobody's opened the door. It seems that the Lord Jesus Christ walked through the door as he just passed through a closed door. And pinakita niya ang kanyang mga sugat. Elder, eh bakit may sugat siya? Akala ko ba'y glorious na? Wala na. It's a special case. Special case, probably. Sabi nga sa nabasa ko, "These wounds are a dignity, not a deformity. A sign of love, not of loss. An indication of obedience, not of heaviness. Through his wounds, the Lord can say, 'Here is what the world did to me, and yet I live. Here is the cause of your redemption and the lavishness of your love.'" Probably when we see him, probably he still had that wounds. "And when in the crowd heard it, they were astonished at his teaching." Wala na silang nasabi. Alright. Application. So what's in it sa atin? The resurrection from the dead, our hope. Alam ko pong maraming questions kayo. Pwede nyo pong i-email sa akin, i-text. Wala, mahaba lang pong magsagutan. Asahin po that. Tingnan nyo po ito. "For if the dead are not raised," kung hindi mabubuhay ang mga patay, "then not even Christ has been raised." Para mo na rin sinabing hindi nabuhay si Kristo dead. "And if Christ has not been raised, your faith is useless. You are still in your sins. For if only in this life we have hope in Christ, we should be pitied more than anyone." Kung dito lang sa lupa, if our hope in Christ is only in this life, walang resurrection, tayo na daw ang pinakaawa-awang nilalang sa buong mundo. Wala na tayong pinakaiba sa ibang religion, sa ibang mananampalataya. O ang ating paniniwala, that life is only here in this life. Ang sayo po dito, "If the dead are not raised at all, why are we in danger every hour?" Bakit pa, sabi ni Pablo, kung wala din ng pagkabuhin na maguli, bakit ko pa susuungin yung mga panganib na yan? "I face death every day, as surely as I may boast about you, brothers and sisters, in Christ Jesus our Lord. If I fought wild beasts in the Ephesus," mga taong matatabang, sabi niya ha, kung wala din lang, "what good did that to me? If the dead are not raised," abay, mag-lumi na lang tayo, sabi doon. Magpansit na lang tayo at magbarek. Eh, wala din naman palang pagkabuhin ng muguli eh. Mamatay din lang pala tao, walang pupuntahan. In this sense, that's final. Kumain na lang tayo, let's marry and let's drink and because tomorrow we will die. Eh, meron po. Truly, our labor is not in vain because, tingnan po ito. Tingnan ha. "But when you give a feast," pag ikaw ay naghanda daw sa bahay, "invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed because they cannot repay you." Tingnan, "for you will be repaid at the resurrection of the just." Walang lugi. Lahat ng ating mga good deeds na mga ginawa, kabutihan ginawa, one day it will be rewarded. Hindi man tayo na-recognize sa ating ginagawa ngayon. Hindi man tayo nakilala. Wala man pumapansin sa atin. Napapagod man tayo. Sabi na sa 2 Corinthians chapter 4, "So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away," sabi ni Paul, "though kami napapagod na sa paglilingkod sa Panginoon, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us a eternal weight of glory beyond all comparison." Lahat ika ng hirap na pinaghihirapan natin, pinagdadaanan natin. Kayo'y pagod na. Kayo'y pagod na. Tayo'y wasted na ang ating katawang lupa. Sabi ng Panginoon, "Oh, it's not in vain." Sabi doon, "Therefore, my dear brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the Lord's work, because
you know that your labor in the Lord is not in vain. We will be rewarded. Next, the resurrection from the dead, our deliverance. Ano ba? Ang sabi po doon sa Romans, for we know that the whole creation groans. Alam niyo po ba yung groans? You groan, yung dumatayin ka talaga. Ang kumpares po dito yung parang nanganganak sa sobrang sakit. The whole creation, not only us, the whole creation, all the people, even the fishes of the oceans, the mountains, everything, they groan. Di pagbabago sa ating temperature and everything, all creation groans. Not only this, but we ourselves also, we groan. Sino po sa inyo may mga pinagdadaanang sakit, problema, na kung maaari takasan ninyo na. Siguro yung kaibigan namin, Atilina, he groan so much. Hindi niya na kaya, nakatatlong attempt, sabi mo, Atilina, nakatatlong attempt. And he want to end, he want to escape the sufferings na kanyang pinagdadaanan. Nung night na yun, Atilina, ay nag-away daw yung mag-asawa. Yun po ang balita ko. Sabi doon, not only this, but we also, kahit tayo mga Christian, we also groans. Kahit kayo mga kasama natin dito, parang kala nyo, madadali lang ang buhay. Lahat ko tayo may pinagdadaanan. All of us. Ay, mabuti pa si kapatid, mapera, mayaman. No. We all have our share of problems. Kung magkakakwentuhan lang tayo, may bago na naman sasakyan si Sir ganito. May problema din po yan. Baka nga, mabigat pang problema sa atin. We groan. Ano ho ang pang-idinataing natin sa ating mga buhay? Ang sabi daw, who have the first of the Spirit grown inwardly as we eagerly. We await, sabi ni Paul, we await the redemption of our bodies. Kasi nahihirapan lang ho tayo kasi narito pa tayo sa katawang lupa. Andito pa ho tayo. Nasa si Ate Eden. Si Ate Eden siguro hindi na nakasimba. Ang sakit ng tuhod kagabi. We groan. We wait for the redemption. We will unpack this verse. We will unpack this verse. Sorry ho, at parang letter F ang akin nasabi. Ang sabi ho dito, tingnan. Si Paul ho ay tent maker. Yung tent. Tingnan. Sabi niya, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, para lang mas maintindihan natin, the tent na nire-refer ni Paul is not a literal tent. It is the earthly home, our physical body, where our spirit lives. Ang sabi ni Paul, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, pag di namatay, nalibing at nasira na, we have a building from God. It's not a literal building. A building from God, sabi doon, a house not made with hands, eternal in the heavens. It is not a literal building, it is the new body, a heavenly body, we're going to put on in the resurrection. Ang sabi po ni Paul, for in this tent, in this body, we groan. Nahihirapan tayo. Sabi ko, kailan ako iniinom na, sabi ko, kailan kaya ako makakawala dito sa gamot ito? For ilang taon ni si Tricia? Si Tricia was 1 year old na simulan kong inumin yung gamot. 26, for 25 years. Napagka hindi ko ininom, sabi ng doktor sa akin, oh, your serotonin level will so and so. Yeah. This body, nadidepreciate. Pumapangit ho tayo. Kahit ang nagawa natin pag-maintain, nadideform, nakakasakit, Kuya Ringo. Kahit anong gawin nating alaga, ako ay nag-gym 2 to 3 times a week. I walk, I bike. Pero still, I feel pain of growing old. I'm done. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling. We're willing to put on the building. This tent, this natural body, one day will be destroyed. A new body from the Lord. A new body. Na hindi na po pwedeng masira.
indeed by putting it, we may not be found naked. Ano po yung naked? When we die, and our spirit is in heaven, wala pong body ang ating spirit. Alam niyo po, parang nakita ko, na-realize ko habang pinag-aaralan nito. Ang purpose talaga ng plano, ang purpose talaga ng Panginoon is not to stay in heaven eh. Kasi in heaven, we are in spirit form. Eden is not a failure. Eden. Walang plan B probably ang Panginoon. He will continue His creation. It's not really fallen. Because there will be a new Eden. Worldwide Eden when the Lord comes. It's not just a small area, small garden, but this whole world will be a new Eden. Wherein we will live this body. Tinya, for while we are in this tent, while we are in this body, being burdened, not that we would be unclothed, but that we will be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life, He who has prepared us, siyang nag-prepared ng body na to, is this God who has given us the Spirit as a guarantee. Yung may mga tinitirhan ng banal na Espiritu, is a guarantee that you will receive this new building, this new body. For, para po ma-picture, in this world, we live, we are spirit who live in a tent, in a mortal body. When we die and go to heaven, in a temporary state, we are in our spirit format, naked. At the resurrection, the spirit will live in a new building, a new body. Perfect, without deformation. Hindi na magkakasakit. Wala nang iiyak, wala nang luluha. The age to come. Ang sabi ni Paul, I don't want to be found naked. It seems their theology, the theology of the Old Testament, the first century Christian, is really, they're waiting, not there. They're waiting the Lord to come and they know that they will wear a new body. To be clothed by a new body, a new building. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan, longing to put on the heavenly dwelling, if indeed by putting it on, we not be found naked. The resurrection, a wake-up call. Kaya, pakinggan niyo po ako. Listen to me. 2 Peter 3, 10 to 13. But the day of the Lord will come like a thief, para magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan dadating po ang Panginoon sa Kristo. Like a thief. Meron bang magnanakaw na nagsasabing, oy, alas 10 ng gabi ako dadating. Hindi natin alam. Darating siya. And the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved. Kaya nga po, babaguhin niya eh. There will be a new heaven and a new earth. And the earth and the works that are done on it will be exposed. Verse 11. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to live in holiness, in godliness? Kung lahat din lang daw ika nang naririto in this present world and cosmos will be burned and turn into ashes and be gone. Ang sabi niya, since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness? Anong uri ng pamumuhay ang dapat nating ipamuhay? But sometimes, sabi nga po dito, therefore, consider carefully how you live, not as unwise, but as wise, taking advantage of every opportunity because the days are evil. For this reason, do not be foolish, but be wise by understanding what the Lord's will is. And do not get drunk with wine, which is debauchery, but be filled with the Spirit.
Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Many of us are not earnestly desiring heaven or the new earth to come. Why? It's because we are so comfortable on this earth. It isn't that we should seek out affliction or hardship, but neither should we dedicate our lives to the pursuit of comfort. Sa totoo lang, ayaw pa natin mawala sa buhay nito, lalo na yung mga kabataan, naiintindihan ko po kayo. We have dreams. Siguro, ay elder, siguro para lang yan sa mga matatanda. You can inspire the old and the sick. Pero kami, yung generations namin, it's not, hindi po yan para sa amin pa. Yeah, I understand. Pero, ang pinupunto ko po dito, yamang ang lahat ng ating, lahat ng inyong ipinundar, si Elder Will yata ay anti-riches. Si Elder yata ay anti, ano nga, prosperity. Hindi po yun aking gusto sabihin. Siguro naman po yung naiintindihan po ninyo ako sa gusto kong sabihin. Ano ba? Kailangan ko bang i-explain? Lahat, ng tiiiwan din natin at masusunog. Pero gusto ko, Ate Mia, isa pang ganito, makita ko na ipatayo mo, isa pang building po, never happy to see. It's the heart. Kung tayo po pinagpapala po ng Panginoon, and you keep acquiring and getting riches and getting richer every day, praise the Lord. Pero tingnan po natin ang puso po natin na hindi po malalayo sa Panginoon na whatever possessions we have, magamit po natin sa kaluwalhatian po na Diyos. The last. Live and love to the max. Ito po, it pertains to family. We may have a different kind of relationship after this life. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko alam. Magpatawaran na ho tayo. Magmahalan na ho tayo. Pagdating doon sa kabilang buhay, sayang naman kung kayo yung mga mag-asawa, hindi kayo magkabati dito sa lupa. And then after this life, hindi ko naman siguro maalala na yon. Siguro kasi wala ng kalungkutan or whatever. Nevertheless, settle po natin ating mga relationship, love, forgive, restore. You must put away all bitterness, anger, wrath, quarreling, and slanderous talk, indeed all malice. Instead, be kind to one another, compassionate, forgiving one another. Tayo po ba ay may mga mahal sa buhay na we're not in good terms, kamember po sa church? Siguro, Elder Will, magkakabati lang kami in the next life. Kami mag-asawa siguro, mag-okay lang kami. Huwag naman po sana, parang yun ang ating escape na lang eh. Sana na dito pa lang sa lupa, maayos na po natin. Last, unbelievers will be resurrected too. Ang mga unbeliever po ay mare-resurrect din. But ang sabi kanina, some to eternal condemnation, some to life. Hindi po natin sila makakasama kung hindi po sila ma-save, hindi po sila mananampalataya. Mabubuhay din sila for judgment. They will be judged. So let's share the gospel. Malungkot naman na tayo naririto, tayo magkakasama, pagdating sa langit, tayo pa rin, hinahanap natin yung iba. Nabuhay din sila, pero hindi natin kasama because hindi sila eternally kasama ng Diyos. So, yun po ang basicong message this afternoon. Hindi ako inabot ng ganun ha. Hindi ako inabot nung timer. May ilang minuto pa ako natitira? Wala, mayroon ba? 1 minute. Mayroon pa 1 minute? Time's up na. So, kayo po ba eh? Ang sama ng tanong. Kayo po ba excited na mapapunta na po sa kabilang buhay?
parang ang hirap sa mga bata. Ayaw pala, man. We understand. Especially the young generations. Of course, you want to pursue your dreams. Sa totoo lang, kahit po mga bata, tinatanong, ayaw pa namin yung last day. Gusto pa namin, we know. Elder, para lang yan sa'yo. Yung mga nagkakasakit na, gusto mo na ng new body, ano to. And tingin kayo, gusto nyo na mag-pass away, yan sa inyo yan. Pero sa amin, hindi pa. Hindi natin pinindiktahan. Sabi ko nga sa inyo, ha, no eyes had seen, no eyes, no ear heard. We cannot imagine, no imagination have imagined. What's in store for us? We don't know. Malay nyo pagdating dito eh, dito pala magaganap ang inyong mga pangarap sa buhay. O, di ba? Walang traffic, walang corruption, hindi na corrupt ang mga leaders and everything. Kasi puro mga, ano, di natin alam ang buhay. In the new heaven. Don't know. Okay, tayo po mag-pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyo. Papasalamat po kami. It's not a fantasy. It's not a story na hindi totoo. This is a fact, Panginoon. At one day, when Jesus comes, we will have a whole new world, a whole new life, a new body, a new relationship with you, Panginoon. And ang challenge nga sa amin is a wake-up call. Eh, yamang alam namin na isang araw gano'n ang mangyayari. Anong uri ng buhay naman ang aming ipamumuhay? Sana hindi po masayang ang aming buhay na parang hindi na kami aalis sa mundong ito. Yes, hindi naman po talaga kami aalis. We will stay here in a new world, a world to come. But sana po, Panginoon, that we would be rewarded on that day, on that age to come. Because we live a life nakalugod-lugod sa inyo, naglingkod kami, Panginoon, sa inyo. Ginamit namin ang aming riches, ginamit namin ang aming positions, ang aming life. Teach us, Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na tunay na nagmamahal po sa inyo. Bigyan niyo po kami ng pagsisisi sa aming puso. Hindi pa po lang po late, Panginoon, para mag-renew kami lagi ng aming relationship po sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Minsan, hindi na nga po namin naiisip ang eternity. The way we work, the way we live, the way we relate to people, the way we spend our lives, as if parang walang eternity. Parang dito lang. But this is the truth, Panginoon. Our lives here is temporal. It's temporary. A transition lang, Panginoon. Salamat po sa inyo. May you bless us. Help us. Encourage us. In Jesus' name we pray. Amen. Forever.
Amen. Pwede na po tayo makaupo. And praise God. Alam natin, meron tayong living hope. Yung ating katawan ay mababago at makakasama natin ang Panginoong Jesucristo. At bilang paghahanda, gamitin natin yung katawan na meron tayo ngayon para sa kapurihan niya. Patuloy tayong mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at patuloy din tayo na ipamahagi, ipamalita ang kanyang ang gospel, ba? Ang ebanghelyo, sapagkat nais natin yung mga tao, maraming mga tao, makasama natin on that day, on the resurrection. Amen. Salamat, Elder Well, for that wonderful message. So, sa pagkakataon pong ito, nais po nating batiin kung meron po tayong mga i-recognize sa mga first-time visitors. Do we have? Pwede pong tumayo kung meron po tayong yun, meron po doon. Welcome po sa GM. GCF Batangas, we are glad you were able to join us today in worship. Kindly follow our seven friends to our prayer room so we can pray for you and get to know you better. Yan po. So ito po yung ating mga upcoming events. The Redeem Basketball Ministry is inviting you to their basketball fellowship on Saturday, August 24 at 8 a.m. This will be held at CGR Covered Court. Kumintang ibaba. For more information, please approach Jello Selimin. The Next Gen Ministry is inviting all youth to attend again their bi-monthly fellowship on August 25, Sunday at 12:30 p.m. They have already started with their spiritual maturity and leadership training last Sunday. Our next announcement, One God, One Body, One Worship, the United Elders of Batangas City is inviting us all on Let His Praise Resound 7.0. This will be on Monday, August 26 from 8 a.m. to 5 p.m. at Batangas City Coliseum. This is a free admission concert, but you may avail of a t-shirt for 250 pesos. Reservation and size listing are still available outside the worship hall. Ngayon na lamang po yung pag-order ng t-shirt. Save the date! Yan, excited na po tayo next year. Our GCF Family Camp will be happening on April 19 to 20. 2020 to 2025. We are opening our early registration today and sign-up sheets are available outside the worship hall. For more information, you may approach Ms. Chebs at admin office. Yan. Excited na tayo dyan. Magpalista na po tayo. Let me now call on our Pastor Hison for our closing prayer and benediction. I don't know what was your response when Elder Rowell said, in heaven there won't be marriage and there are married couples here. I don't know what was your response. I hope it was, aww. But whether you're married or not, the resurrection should give us the response of amen. And that amen should really change our lives. Why don't we all stand? What a blessed affirmation indeed
that we have because of Jesus Christ. Though our body groans, there is such a great hope of eternal life with our resurrected body. And may the truth continue to encourage you, convict you, to live your lives for the glory of the one who made it happen and will make it happen. The Lord bless you. The Lord keep you. Let our lives shine for the one who has blessed us with such an assurance of resurrection. All this we pray and ask in Jesus' name. Amen. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sabihin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa subok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo po babayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sugatin ang pag-ibig. Sunday.